Magandang araw mga kapatid sa pananampalataya. Ngayon naman pag-usapan natin ang motion problem. Usapang gumagalaw. So dito pag-uusapan natin ang mga technique at mga assumption na dapat nating i-consider, mga principle behind the motion. Pero limited lang muna tayo sa rectilinear motion. Kung gusto nyo malaman kung paano, huwag kang alis. May mga terminology tayong gagamitin kagaya ng distance and displacement, speed and velocity, acceleration and deceleration, etc. Ano bang pagkakaiba ng speed at velocity? Ako na lang din na sasagot. Ang speed ay scalar quantity at ang velocity ay vector quantity. Pagka sinabi nating scalar, meron siyang magnitude. Ang velocity naman, both magnitude and direction. Example, 30 kilometers per hour, speed. So wala siyang direction, it's a scalar quantity. Pero pagka sinabi nating 30 kilometers per hour going to Sogo, due north, it's a vector quantity. Kasi meron na siyang magnitude and direction. Pagka speed ang usapan, may tinatawag tayong average speed or instantaneous speed. Ang pagkakaiba ng dalawa, yung average speed, wala tayong pakialam kung pahinto-hinto siya, pabilis, pabagal, basta ang kailangan natin doon, pag kinumpit natin siya, ano ba yung total distance traveled divided by a certain time interval. So, pag nakuha natin yun, what is the average speed? Ang instantaneous velocity naman ay depende sa kung ano ang bilis ng sasakyan o ng isang bagay at a particular moment. Di ba pagka umaandar sa speedometer, ayun, yun yung bilis niya. Dito maaari natin gamitin ng mga sumusunod na formula na kung saan yung B sub F natin is the final velocity. Yung B sub I natin, initial velocity. Yung T, time. Yung X, distance. Yung A, acceleration. Ang acceleration, ito yung pagbabago ng bilis at a certain time interval. Typically, this is equals to B sub F minus B sub I divided by T. That's acceleration. Nga pala guys, kalimutan ko, may deliver pala ako ngayon. Ganyan man tayo mga teacher ngayon, lalo na nasa private school, kailangan rumakit, medyo nanganganib. Sabi nga na isang kakilala kong incheck, la-enrollment, la-kita, lugi-negosyo. Para mas mabigyan ko kayo ng medyo reality examples, makita natin kung ano ba itong speed, acceleration, deceleration, constant, instantaneous. Samahan niyo muna ako dun sa sports car ko. Ito nga tayo sa sports car ko. Ito nga pala yung sports car ko mga kapatid sa pananampalataya. So sobrang bilis, hinahangin yung pintura sa taas. Tingnan nyo, tapos sa gilid, tinamaan pa ng mga batang-batang lumilipad na maliliit. Ito nga yung sports car natin. Matindi mga teacher nito, Brad. Meron itong anti-tech device. Buksan na natin. Isa pa. Part ng security niyan, guys. One eternity later. Sana lang. O, parang gumugol ng tubig lang, di ba? Yung mga bintana nito, fully automatic. Lahat sila. Lalo na ito pinakamalupit. Dual touchscreen. Astig! Initial velocity is zero. So, ito yung measure ng speed natin, speedometer, gumagalaw-galaw yan. Tapos ito yung odometer, siya yung nagsasabi kung gaano kalayo yung travel natin. Ayan na. Mga bala, ito, pagka diretso lang yung under natin, tawag natin dito is rectilinear motion. Pero kapag nga nag-curve tayo, ipang usapan na yun kasi magkakaroon siya ng acceleration. So, yung discussion natin is limited to rectilinear motion. Kapagka, syempre, hindi naman constant yung bilis natin, isang bumabagal, bumibilis, instantaneous velocity. Pero kapag katuloy-tuloy lang, ang tawag natin doon is constant velocity, guys, na may hinto, lalo na may tumadaan, tapos fixed pattern na. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina. Kapag magka-curve tayo, nararamdaman ng mga pasahero yung acceleration. Diba? Ito pa ang isang mga kapatid. Mag-curve tayo. Yeah. Ayan guys, dito kung mapapansin nyo, hinto tayo. Speedometer natin ay zero. At kapag umandar tayo, mag-i-increase yan. Kasi nag-gain tayo ng speed. Kumbaga nagkakaroon tayo ng positive acceleration. Uy, may driver ko.
constant lang yung speed, ibig sabihin, force lang yung tampo. Pag bumababa siya, mabagal tayo, ibig sabihin, nag-decelerate yung ating sasakyan. Nagkakaroon siya ng negative acceleration. A few moments later. Success ang ating transactions. Nag-deliver mabuti ng effectus. Hindi na huli. Malinis. Okay guys, it was a successful business negotiation. Ngayon naman, i-a-apply natin to up yung mga worded problem kung paano sila sinusolve. Recap lang tayo, ano? Ang velocity is equals to the distance divided by the time. Acceleration, change in velocity divided by change in time. Or sometimes, tina lang, let us put this into action. A sports car starts from rest and acquires a velocity of 36 km per hour in 10 seconds. We have to compute the acceleration in meter per second squared and the time needed for it to become 54 km per hour and the distance covered from part A and part B. Ang unang gagawin natin dito is to convert 36 km per hour into meter per second. Ganun din si 54 km per hour. Ibig sabihin si 36 km per hour ay parehas lang din ni 10 meter per second. At si 54 km per hour is the same as 15 meter per second. Ito na yung gagamitin natin ngayon. Since ni sports car natin nag-start ng rest, ibig sabihin ng initial velocity natin ay 0. So magiging final velocity natin is yung 10 meter per second o yung 36 km per hour kinonvert natin kanina. Nangyari lang to sa loob ng 10 segundo. Ang hinahanap natin dito is acceleration in meter per second squared. Using the formula, substitute, then simplify, we get acceleration is equals to 1 meter per second squared. Ngayon, this second na pinapahanap niya is ilang segundo raw yung kailangan para mag-gain niya yung speed na 54 kilometers per hour. Kinonvert natin to as 15 meter per second. Pareho lang. Dito, magiging initial velocity niya na yung 10 meter per second. So, magiging final velocity niya is 15 meter per second. Hinahanap natin is time. Gamit ang parehong formula, itong sa acceleration, just substitute. Wala si t, ano? Multiply both sides by t. Then simplify, we get 5 seconds. Ibig sabihin, sa loob ng 5 segundo, magiging 15 meter per second na siya from 10 meter per second. Sa letter C naman, hinahanap natin ang distance traveled niya dun sa part A at sa part B. Gamit ang formula na to, x equals b sub I times t plus 1 half at squared. Just substitute, then simplify, we find that x sub a is equals to 50 meters. Sa kabila naman, sa part B, using the same formula, substitute, then simplify, we get 62.5 meters. Ang rectilinear motion guys, hindi limited sa horizontal motion yan. Nakahiga, minsan nakatayo yan. O yung tinatawag natin vertical motion. Pero syempre, due to gravitational pull of the earth, may tinatawag tayong gravitational acceleration. Which is approximately 9.8 meters per second squared. Or 32 feet per second squared. Syempre, ang assumption natin dito, constant siya. Kahit alam naman natin na habang lumalayo ang isang object sa Earth, pahina ng pahina hanggang pawala yung gravitational pull. I-disregard din natin ang air resistance or density of the air. Kumbaga, walang ibang factor na mangingilam maliban sa mga variable na involved sa atin. Dito nga lang, yung formula natin kanina, valid pa rin siya. We just replace A by G. Tsaka yung algebraic sign natin na positive, papalitan natin ng negative. Okay, let's try this in pulsion. A bullet was fired vertically upward, 2 meters above the ground, with an initial velocity of 550 meters per second. What is the maximum height it can reach? So, ito yung bala natin, binaril pataas, 2 meters above the ground. Ang initial velocity niya ay 550 meters per second. Para sigurado tayo, dun sa maximum height, dapat ang final velocity niya ay 0. Kasi at a certain point, hihinto yung kahit anong object na ihahagis mo pataas due to gravitational acceleration. So, gamit ang formula na to, i-substitute the rest of the given, simplify, then we get 15,433.67 meters. Ito yung y. To get the total distance, i-add natin yung 2. Then we get 17,433.67 meters. Or that is around 17 kilometers. In reality, pagka bumaril ka ng baril pataas, hindi talaga ganun kataas. Medyo less ng konti due to air resistance. At kapag bumaba, medyo less na siya ng around 10% dun sa original speed niya pag angat. Pero syempre, delikado pa rin kasi kakang tinutukan ng baril sa ulo ng patayo kapag tinamaan ka ng bala, pababa. It's the same. Kaya bawal magpapatok ng nakatayo. Bawal magpapatok ng nakatayo. Kaya pinagbabawal yung pagpapatok. Pag tinamaan ka sa ulo nito, sigurado patay ka. Ito yung putok na nakakamatay. Nakakabuhay. Anyari! So, ngayon, para mas magandang laban, pagsamahin natin yung dalawa, horizontal at vertical. Let's try this one. Ang trick sa problem natin, sulugan ng itlog sa ulo yung prop mo na binagsak sa physics. Ang height niya is 5 feet. Nasa 16 meters above the ground ka. At napansin mo na naglalakad si prop ng 1.5 meter per second. So, ibig sabihin, wala siyang acceleration.
ang tanong sa atin is kailan mo ihuhulog yung itlog? Para masagot natin to, kailangan natin ng time tsaka kung saan siya nakapwesto. Siyempre, ihuhulog natin yung itlog. Ang initial velocity mo ay 0 dyan, ano? At ang acceleration niya is 9.8 meter per second. Square. So, kung ang height ni prop ay 5 feet, pwede natin i-convert yan as 1.524 meters. So, yung matitira na lang is 14.476 meters. So, using this formula, substitute the given, simplify, you get t is equals to 1.72 seconds. Ibig sabihin, in 1.72 seconds, yung itlog na binitawan niya is 1.524 meters above the ground. Excuse me po. Gagamitin natin itong time na to para makuha natin yung layo ni prof kung nasaan siya bago mo siya ihagis. So, just substitute using that formula. Then, we find that x is equal to 2.58 meters. Dapat, si prof ay 2.58 meters magmula dyan sa building bago mo bitawan yung itlog. Salamat ka pala, tumabot ka rito sa part 3 ng discussion natin. Dito, pag-uusapan naman natin ang mga commonly categorized as hard problem sa mga board exams like licensure examinations for teachers, civil service exam, college entrance exam, etc. Magpipresent ako ng 3 common problems na sinasabi ng mga examinee na mahirap. Una, isosolve muna natin to in traditional method. Eventually, madi-derive natin yung mga formula specifically for each conditions. Doon siya magiging madali. Kasi kapag ka na-encounter natin yung problem at kabisado na natin yung formula, masasagutan natin siya in a second. Nga pala, ang assumption natin dito, zero ang acceleration. Ibig sabihin, constant yung speed o velocity. Tuloy-tuloy lang. Malaking tulong din kung kakabisaduhin nyo itong mnemonics natin. So dito kasi, tatlong formula yung nakalagay. Parang ito magiging anting-anting natin. The distance is equal to the rate times the time. The rate is equal to the distance over the time. And the time is equal to the distance over the rate. Three formulas that is embedded in this triangle. Huwag natin patagalin to. Tarahin na yan. Two lovers leaves the Saga building at the same time and travel at opposite direction. Usapang hiwala yan. If the girl travel at 45 km per hour and the boy at 55 km per hour, how long will it take them to be 100 km apart? So, pagpalagay natin di sa buwan yung tinravel ni girl at di sa buwan yung tinravel ni boy. We're sure na pareho sila ng oras bago marating nila yung kanilang posisyon. From the formula, D is equals to rate times time. If we're going to observe, guys, kapag ka-inad natin si D sub 1 tsaka si D sub 2, dapat yan ay equal sa 100. Kung bagay, yung D sub 1 plus D sub 2, ito yung total distance, we can equate that to 100. Alam natin na ang distance ay equal sa rate times time. So, papalitan natin si D sub 1 ng R sub 1 times T at si D sub 2 ng R sub 2 times T. Just substitute the given, 45T plus 55T equals 100. Then, from here, 45 plus 55 is 100. Then, 100T equals 100, divide both sides by 100. We find that T is equals to 1. Actually, paulit-ulit lang tong diagram na to. Sa usapang hiwala yan, sa lubungan, ganun din. You get the total distance travel divided by sum of the rates. Diretso na kagad yung sagot nun. So, mapapansin nyo rito, no? The total distance is 100 divided by 45 plus 55 is 100. You get 1. Mr. Khan started walking along the road at 3 miles per hour. 2 hours later, Mr. Tan followed walking at the same direction at the rate twice as fast as Mr. Tan. Mas mabilis. How far from the starting point would Mr. Tan overtake Mr. Tan? Ito alam natin na yung time nila ay parehas sa part na yun. We're looking for the distance. We know that the distance traveled by Mr. Tan ay parehas lang din ng distance traveled ni Mr. Tan. Magkasing layo lang yun. Yun nga lang, mas matagal naglalakad si Mr. Tan. So, using the formula, alam natin ang distance ay equal sa rate times time. Ang rate ni Mr. Tan ay 3 miles per hour. At ang rate ni Mr. Tan ay doble ng rate ni Mr. Tan, which is 6 miles per hour. Just substitute, 3 times t plus 2. Bakit naging t plus 2? Kasi nauna ng dalawang oras si Mr. Tan plus yung t, yung oras na hinabol na siya ni Mr. Tan. So from here, distribute 3t, then solve for t, basic algebra, then you will get t equals to 2. Kung gusto niyo ilagay sa formula yan, so ganito yung magiging itsura niya. Ang time kapag sinundan ay equals dun sa rate nung nauna times yung time nung nauna, yung discrepancy ng oras, divided by the difference of their rates.
So, may time na tayo. Alam natin na ang distance ay equal sa rate times time, yung kasi ang hinahanap, the substitute. So, ang distance traveled ni Mr. Tan ay equal sa rate times time. Rate niya ay 6 times 2. That is equals to 12. Car A leads car B by 40 kilometers with the speed of 20 kilometers per hour and 40 kilometers per hour respectively. If both car travels in the same direction, after how many hours will car B catch up with car A? Hinahabol. Umaandar na sila, hinahabol. Kaya lang, mas mabilis yung isa. Nauuna yung mabagal, nasa hulihan yung mabilis. So, sigurado nga abutan yan, sorting time interval. Hinahanap natin is time. So, alam natin na ang tinravel ni car B ay equal dun sa tinravel ni car A plus 40. Kasi 40 kilometers apart nga sila. Ang rate ni B ay 40, ang rate ni A ay 20. You substitute, then we solve for T. Transpose, you get 20, divide both sides by 20, you get 2. Or, pwede nyo tandaan tong formula na to, basta sinusundan, umaandar na sila, may certain distance, all you have to do is to get D sub 0. Yung D sub 0, ito yung discrepancy ng distance nila divided by difference ng rate. Lalabas agad yung sagot. Salamat nga pala sa panonood, mga kapatid sa pananampalataya. Kung meron kayong tanong, suggestions, clarifications, okay, mahihiyang mag-message akin. So, sasagutan natin to sa abot ng aking makakaya. Shoutout nga pala kay Carl Francis Balangkit at sa mga estudyante ko at colleagues. Salamat sa suporta at pagtitiwala. More power sa atin, guys. Mabuhay tayo. Keep safe.